Hello guys, welcome back to my channel. Maligayang araw po sa ating lahat. Panibagong araw po tayo, panibagong video na naman. Maraming salamat po pala muna sa aking mga taga-subaybay. At maraming salamat din po sa inyong pag-subscribe. At sa mga nagla-like, maraming salamat. I love you guys. At saka, sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, please, paki-subscribe naman po. At balang araw, ibabalik ko din po yan sa inyo. So ngayon guys, disclaimer muna tayo bago magpatuloy. Sa mga hindi po naniniwala dyan at sa mga ayaw sa bidyong ganito sa ginagawa ko, malaya po kayong skip ang bidyong ko. So ngayon guys, patuloy na po tayo. Wala nang pakimi-kimi pa. Ang isishare ko po ngayon sa inyo ay parte sa palihi ng pagtatayo ng tindahan. Sa mga sinaunang tao, inaano talaga yun nila, sinusundan talaga nila yung palihi. Kung sa Tagalog ay mga pampaswerte. Ang una-una guys, pag magtatayo ko ng tindahan, halimbawa tayo na, o gusto mo mag-umpisa para sa negosyo mo, kahit ano pa yan, kahit bigasan, grocery, o mga pampaganda, lahat na basta negosyo mag-titindahan. Unang-una guys, ang gawin nyo, kumuha kayo ng mga damo-damo. Damo sa, piliin nyo yung mga lugar na matatao, tulad ng simenteryo. Kumuha kayo doon ng konting damo lang. Tapos, sa simbahan. Mag-ano kayo doon, pumasok kayo doon, pasimple lang. Tapos, dampot kayo kung ano yung makita nyong dumi na nandun sa sahig. Kung wala sa sahig, kahit saan kayo doon tumingin. Kung malapit sa may basurahan, mayroon doon, may makikita kayo, mga balat ng kindi. O pwede nyo yung damputin. Next is sa eskwilahan. Yung eskwilahan, di ba, lagi din yung tao. Mga ano yung mga nag-aaral dun. Alam nyo na yan na pag eskwilahan, matao talaga yan. Kuha din kayo dun ng konting damo. Mas maganda yung nasa playground or sa may mga malapit sa room. Kuha kayo dun ng kahit maliit lang. Tapos, ano pa, yung sa nakailan na tayo? Simenteryo, simbahan, eskwilahan, palengke. Sa palengke, di ba mas maraming tao dyan? Halos araw-araw dyan maraming tao. Dyan, kumuha din kayo pasimple lang. Yung hindi halata nga namumulot eh, baka naman mapagkamalang kayong, alam mo na, yung mga taong hindi naniwala, at saka mga walang alam, iniisip nila kung ano-ano. Kaya pasimple lang para hindi ka mapagkamalan. Tapos, ang paggawa nito guys, dapat Martes at saka Biyernes at saka kabilugan ng buwan. Pag araw ng Biyernes, dapat sa umaga kayo nito gagawa, huwag sa gabi. Pag nakompleto na ninyo yung apat eskwilahan, o paaralan, simbahan, simenteryo, at palingki. Ayan, pag nakompleto nyo na yan, kumuha kayo ng ano, ng ganito. Stainless guys. So, kaya kaldero. Kaldero na yung sira na. Yung gawin nyo dyan, bumili kayo ng 20 pesos na uling, tapos parektin nyo. Tapos dyan, ano nyo yan, papausok po tayo. Pag ipon-iponin mo yan, tapos samahan mo siya ng insinso kamangyan. Insinso or kamangyan, pwede na yan. Isama mo dyan. Tapos, habang umuusok siya dyan, iikot-ikot mo ito doon sa paninda mo bago mo buksan. Diba, naggawa ka ng tindahan, magbubukas ka. Naka-ano ka na yan, naka-pisto na lahat mga paninda mo. O bago mo yan i-open kinabukasan, ngayong halimbawa Biyernes, kisabado ka mag-open. O kung Martes ka gagawa, Miyerkules ka magbukas. Ganun yun. Iikot-ikot mo lang ito mga 7 beses hanggang sa maubos yung usok ng
likit mo dyan sa ano, sa baga, sa uling, hanggang maubos yan, ikot-ikot mo yan pa, ikot doon sa tindahan na ginagawa mo, yung sa mga paninda mo. Effective yan, guys. Super. Yung, pero huwag mo lang asahan. Basta gumawa ka lang, huwag mong asahan kung anong resulta. Magugulat ka na lang na, ay oo nga, nangyari nga, natupad niya. Ganon yun, guys. Di, tapos, pero ang unang mong binta niyan, hindi yun nakakapagsoob ka na, no? Ang unang mong binta niyan, huwag na huwag mong gagastusin. Itabi mo yan sa pinakailalim ng lagayan mo ng binta. Halimbawa, may kahadiyero ka, doon, kung pwede, idikit mo siya doon. Idikit mo sa ilalim ng mga pera para hindi mo siya magalaw. Doon lang yun, hanggang sa dumami ng dumami. Tapos, ipagpag mo muna siya bago mo itago, ipagpag mo muna na. Mas maganda kung yung binamano mo is lalaki. Bata man o matanda, basta lalaki. Napakaganda niya. Subukan na yan, guys. Tapos sa ano, yung tapos na tayo sa paninda, sa tindahan. I-share ko na naman sa inyo yung sa pangingisda. Yung ito sa mga mandaragat naman to. Halimbawa, guys, mag-ano kayo sa dagat, no? Kahit lagi na kayo nagpapangisdaan, lagi na kayo gumagawa. Kahit hindi umpisa. Kumuha lang kayo ng ano, ng yung dumidikit sa balat na damo. Yung amorseko or murupoto. Ano pa, yung sampinit, yung masakit makadikit na pag dumaan ka, dikit agad. Yun, mabisa yun. Kahit anong gamit mo doon sa panghuli ng isda, pana, bingwit, yung bingwit, ang susuubin mo naman doon, yung sima. Yung pana, siyempre yung pana din susuubin mo doon. Tapos yung pukot, ilambat, or yung bangka, yun, mas maganda yung bangka, isuob mo din yun. Kuha ka doon ng mga tinik, yung bunga ba, bunga. Yun, gawa ka rin ng pamparikit doon, tapos suob, isuob mo rin siya doon sa lahat ng gamit mo na pang dagat, na pang huli ng isda, isuob mo doon kasi yung bawat madaanan noon, para siyang minamagnit, dilikit. At isa pa sa mga ano naman, sa mga mahilig mamana, no? Yung pana na makakuha ng isda, taka yung bingwit. No? Una mo dyan, lalo kung bagong umpisa mo, ihasa mo muna, hasain mo muna yung pana mo or yung bingwit mo. Yung sima ba, hasain mo muna doon sa ano ba to, magnet. Mabisa din yan. Kaya, hindi ka uuwi yung talunan. Hindi ka uuwi yung luhaan. Hindi masasayang yung pagod mo dyan. Subok ko na yan. Tapos sa mga ano naman, sa mga nagtatanim, sa palayan, or sa basta sa bukid, yung palihis sa ano, sa New Year, nasa video natin yan, una-unang video ko yan, yun, sundan nyo yun sa palihi yun ng magsasaka. Pero pangkalahatan yun, yung sa pang-New Year. Pangkalahatang mahanap buhay yun. Kahit anong trabaho mo, basta magpalihi ka ng New Year. Yun. Kasi yung 12 na prutas doon, yun ang simbolo ng ani. Yun ang pinakabunga niya. Kung anong mga pamumunga ng prutas na yun, magiging ganun din ang pamunga ng kabuhayan mo. Kung sa ano, buong taon, mag-aabot yung tubas mo, yung ani mo, na, yung maglaon ba? Mag-aabot yung luma at saka yung bago. Yan, huwag kang mag-ano dun sa, kailangan magpalihi ka talaga ng New Year. Yes. Sundan mo yung ano ko sa New Year. Pero sa mga naniniwala, yan lang yan, guys, ha. Kaya pag hindi naniniwala, wala din pong epekto yan. Huwag mo nang tangkaing gawin, magsasayang ka lang. At saka, ganito yun, pag nagawa ka ng pampaswerte, huwag mong asahan na mangyayari agad. Huwag mong hintayin. Bisihin mo lang yung sarili mo, tapos kalimutan mo siya. Na kunwari, parang wala ka lang ginawa.
Tapos yun na, bigla ka nang, bigla mo na lang maalala, nangyari na, wow, ito na pala yun, gugulatin ka na lang. Oh, ayan guys, may, ito sa akin guys, may bago na naman akong surprise na paparating. Andiyan niya ngayon, nasa kamay ko na lahat. Yung matagal ko na itong pinapangarap, nasa kamay ko na. Hindi ko pa may palalabas kasi hindi pa siya finish. Ibi-video ko ulit yan, next video. Coming na, yeah. At maraming salamat sa inyong mga taga-subaybay ko ha. Hindi ko pa lubos mapasalamatan ang inyong mga suporta. Kasi hindi pa ako na mo-monetize ng YouTube. Wala pa, hindi pa kumikita. Wala pa akong ano, wala pa akong 1k subscriber at wala pa ring patalastas yung mga ano ko, yung mga video ko. Kaya hindi ko pa kayo lubos mapasalamatan, ha? Sa ano lang muna, sa puso lang muna ang pasasalamat. Saka na ako pipili pagka pinagpala na tayo ni YouTube, binigyan na tayo ng biyaya. Isishare ko din yan sa inyo. Promise. Kasi kayo yung naging bunga ng aking mga pangarap. Kaya isishare ko din yan sa inyo. Bawal magdamot. Promise. Kaya nga ito, yung mga nalalaman ko sa mga pampaswerte-swerte na nag-aani ako ng mga pinagagawa ko. Yung dumarating na ba? Dumarating na yung kung ano yung mga hinihiling ko, nangyayari na, natutupad na. Ito muna ganito, sinishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para sundan nyo. Kasi ang pampaswerte guys, hindi lang siya basta-basta na pamahiin. Ito'y parang ano natin siya, parang kung sasakay tayo ng kabayo, ito yung pinakasapi natin. Ganon din sa hanap buhay. Ito din yung pinakasapi natin sa hanap buhay para yung paghihirap pinagsumikapan natin, nagsusumikap tayo na parang sa wala't wala ang nangyayari, pag may pampaswerte ka, nagiging makabuluhan. Walang nasasayang sa pinaghirapan mo. Kaya ito yung sabi nga, pag may sapin ka, pag nagsakay ka ng kabayo, pag may sapin ka, walang gas-gas yung puwit mo. Hindi ka mapilasan. Ganun din sa hanap buhay, di ba? Hindi ka hirap masyado para tapos magaan pa ang daloy ng swerte. Yung, hindi naman sabi na paupo-upo ka lang kasi wala namang mangyayari guys kung paupo-upo ka nga. Walang ganun na naggumawa ka ng pampaswerte tapos bigla ka na lang uulanin ng pera. Wala namang ganun. Kundi sipag, tiyaga, panalangin sa Panginoon at pampaswerte. Yun. Yung apat na yan, yan ang pagsamahin mo. At ano mo talaga, isa puso mo talaga. Kasi kung nag-aalanganin ka rin, yung parang, ay, wala, ba, hindi naman totoo. Pag ganyan, wala din. Hindi talaga magkatotoo. Kasi kung ano yung salita natin, yun ang mangyayari. Makapangyarihan ng ating bibig. Kaya masama magsalita ng bad words sa kapwa. Kasi mangyayari yan kung anong sinabi mo. Taga lang sa bato, no? Kung anong sinabi mo at mangyari, may balik din sa iyo. Kaya magsalita ka na lang ng mabuti o ipagdasal mo ng mabuti para mabuti rin ang balik sa iyo. Kasi yun ang kasabihan, kung anong itinanim mo, yun din ang anihin mo. Kaya pag nag-ani ka ng, ay pag itanim ka ng hangin, siyempre, ang anihin mo ay bagyo. Ganun yun. Sobra-sobra. Kung anong itinanim mo, sobra-sobra yung anihin mo. Kasi siyempre, binhi yun eh. Ganun din sa pampaswerte, pag nagtiwala ka, tapos tao sa puso mo yung panalangin mo, paghiling mo sa ka-universe, bibigay sa'yo yan ng doble-doble. Ganon din yung pag nagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa, ang balik din sa'yo, doble rin na hindi maganda. Kaya iwasan na lang yung hindi maganda para maganda ang balik sa atin. Yung magandang sabihin natin para maganda yung balik sa atin. Di ba guys? Oh, hanggang dito na lang muna. Medyo napahaba na ang kwento ko. Next video ulit ha. Abangan nyo yung aking finished product ng Magic Perfume. Honey Magic Perfume.
finished product na po yun sa next video ko. Kaya sa gustong umorder yan, patandaan na lang yung number ko. Doon po kayo mag-message or magtawag. 0963338617. Palawan Express po tayo para walang scam. O, para maiwasan yung mali-mali na pagpindot sa GCash. May GCash ako pero huwag doon kasi pwede magkamali yung pindot mo sa ibang GCash mapunta yun. Kaya sa Palawan na lang kasi once na ma-receive ko yung padala nyo, may message din yung Palawan sa inyo na na-receive ko na. Yan lang po guys. At don't forget to subscribe my channel. Maraming salamat. Bye-bye.